Good morning, guys. Kumusta na kayo? This is Rose from my home and garden. Ngayong araw na to, ang gusto kong i-share sa inyo kung gaano lang kadali mag-propagate ng mayana. Kasi ito yung one of the trending ngayon ng mga halaman eh. And ang ganda-ganda niya at ang dali-dali lang niya talagang alagaan. Come on, guys. Mag-propagate tayo at bisitahin natin siya. Kick bass. Ito naman ang aking colorful na mayana. Paborito to ng aking mother kaya nag-alaga rin ako nito at nagtanim. Actually, ang ganda niya talagang garden arrangement din eh kasi very colorful siya. Pakita ko rin sa inyo guys ang aking Senorita Guava. Ayan, ang dami niyang bunga. O diba? Aani na naman tayo dyan this year. Dami. Never stop. Ayan guys, mag-start na tayo dito sa aking mayana. Pakita ko muna sa inyo. Ganyan siya ka-healthy. Ganyan siya kaganda. At ganyan din siya kadaling alagaan. O diba guys, may flowers pa siya. Ayan. Papagay tayo ngayon ng aking mayana. Napakadali lang guys. Ito yung mga last propagation ko, mga 2 weeks ago. Kasi nung nilipat ko tong mayana doon sa medyo may araw, naputol. So, ang ginawa ko, pinropagate ko. At nakita ko naman, successful. Kaya, sabi ko nga, gagawa ko siya ng video at isi-share sa inyo. Tingnan nyo guys, ganyan lang siya kadali. Ayun, doon ko lang yan pinutol eh. Oh, ayan. Tapos itinusok ko lang, nabuhay. Kaya sabi ko, ang galing ah, experiment lang eh. Pero tingnan nyo guys, kita nyo ako, napapansin nyo, sariwa pa yung pinaka stem niya na nabali. Nabali lang to guys by accident. Ayun, may ugat na siya. So successful talaga yung propagation natin 2 weeks ago. By mistake lang to guys kasi nabali. Tapos ayan guys, di ba kagaya na madalas kong sinasabi pag namumulaklak na sila, dapat tatanggalin na yung mga flowers nila. Kasi, napupunta din dyan yung nutrient ng mga plants, ng mga mother. Kagaya nitong mayana, gusto ko na siya ulit balik yung nutrient niya sa mother. At saka, ibabalik ko siya dun sa dati niyang lugar. Tatanggalin ko na yung bulaklak niya, guys. Kasi ganyan, oh. Tingnan nyo, guys. Depende yan sa araw. Doon dito, ito napansin nyo na iba yung dahon niya, kulay. Kasi hindi na siya naaarawan tong lugar na to kasi nga masyado na siyang bushy dito sa taas. Pero yung taas niya, kung pansinin nyo guys, iba pa rin yung kulay nito. And then iba yung kulay nito. Tapos dito ka maa-amaze, iba rin yung kulay nito. Pero iisang pot lang sila. Kasi nga depende sa sunlight. Kasi dito sa area na pinaglalagyan ko sa kanya, parang hindi siya masyadong naarawan yung hops side niya dahil nga meron akong net. Tuturo ko sa inyo kung nasan lang siya. Ayan, ganyan siya. O, tingnan nyo guys, iba yung kulay niya dito. Kaya talagang yung wonder ng araw sa halaman, talagang amazing. Ayan, tingnan nyo. Pero dito, araw na araw, iba talaga yung kulay niya. O, diba? Nandito guys, dati si Mayana eh. Kaya lang, tinanggal ko nga siya dyan dahil nga hindi siya masyadong naarawan yung upside niya. Dito kasi may net, ayan. Kasi nga, itong garden ko, kaya din maganda yung mga succulents dahil nga sa net na yan. Medyo kulimlim ngayon guys. Kulimlim na pasikat-sikat, ayan. Pero ngayon naisip ko, sabi ko dito ko na siya ilagay. Para maarawan tong side na to kasi mas gusto ko yung dark color niya.
Ayan, inilipat ko na siya dyan para maarawan siya. Kasi dito sa side na to, ayan, wala ditong net. Ayan, guys. So, may idea na. At dito tayo, guys, kukuha na ipopropagate sa kanya dito. Puputulin na natin to dito. Gupitin ko na siya dito. At hindi ko siya itatama dito. Tandaan nyo, guys, kapag ka nag-puputol kayo ng sanga, titingnan nyo yung ganito, yung parang joint ng halaman. Kasi may, parang tao rin yan eh. May joint sila. Diyan lalabas yung root. Diyan lalabas yung, kung ipopropagate, kailangan ito yung nakabaon dun sa ano, lupa hanggang dito. Para diyan lalabas yung kanilang suwi, kagaya ng nandito, guys. Tingnan nyo. Diba? Ito. Yan. Diba? Pinropagate ko siya. Ayun, lumabas doon. Ayun, no? Nakita nyo yung bago. No? Diba? Ito, diba kagaya nito? Inangat ko na to kanina. Ayan. Pinropagate ko siya. Yun yung binaan ko. Tapos nandun yung ugat nila. Tapos, ayun yung bago nilang babies. Yan, ganyan. Kaya, napakadali lang nitong mamayanang ipropagate. At saka napakadali lang nilang buhayin. Walang ka-effort-effort, guys. Tuturo ko sa inyo. At yan lang galing lang yan dyan. At ito yon, guys, yung sinasabi ko sa kanyo. Tingnan nyo, palibasa, 8 o'clock ngayon in the morning, ayan. From 8 o'clock na aarawan na siya onward up to 12 o'clock. Kaya yan, no, dyan sila. Ang ganda ng kulay niya. Iba siya. Pagka-shade niya, tsaka iba yung pagka- a texture ng balat ng dahon niya. Velvet ang touch ng mayana, guys. Yan, ganyan. At very fragile din ng kanilang puno. Yan, ang dami na naman yung baby. Pero guys, isa lang ang pat niyan. Maliit lang. Tingnan nyo. Pinropagate po lang yan eh. From their mother plant. Tapos inilagay ko siya dito. From pot to pot din. Pero tingnan nyo. Ayan, oh. Diba? Healthy siya. Ayan. Ang ganda niya, guys. Happy na naman siya kasi naaarawan. Gupitin na natin siya, guys, para makapag-propagate tayo. Para maipakita ko sa inyo how easy lang yung pagpa-propagate. Dito ko na siya ikakat. Ayan, dito. Ayan. Oop. Ayan. Nakuha na natin siya. Ayun, guys. Yung dito sa may flowers na. Kasi para consider na rin na pruning para sa kaniyang mother plant na para maging healthy more siya. Tapos ito din, tanggalin na natin tong isa na to. Isama na natin siya sa propagate para matanggal na yung flowers. Kasi guys, yung pag nagpa-flowers ang mga halaman, ang lakas nilang kumuha ng nutrients sa mother plant. Kaya maganda tignan yung mga bulaklak sa mga gaya nitong halaman. Pero hindi advisable kasi nga, nakukuha nila yung nutrient ng mother plants. So, we have to take out na yung flowers. Parang ano rin eh, no? Parang sa mga mother and child din. Na pagkalabas, kailangan tanggalin na yung puso. Remember that, guys. Para mabuhay din sila parehos ng ayos. O, diba? Lagi tayong may hugot line eh. Ayan, guys. Normal soil lang to. Potting mix. Yan, normal lang yan. Pero nilagyan ko na ito ng slow release fertilizer. Konti amount para nutrient nila habang they are recover from propagation sa mother niya. Yung, di ba, tinanggal natin sila. Ayan, ayusin nga natin itong isang to. Na-demo eh. Yan. Ito siya, guys. Kagaya nito. Dito ko lang siya gugupitin dito. Yan. Ayan, tapos ito na mismo yung ipopropagate natin dito sa isa. Tusok lang la, guys. Ganyan lang, napakadali. Pero gentle kasi nga, very fragile yung stem ng mayana. Tapos ito, pwede to cut into two pieces. Yan, dito. Ganyan ako mag-cut, guys. Hindi square na square. Parang pasibat. Para pag tinusok siya sa baba, pag tinusok siya dito sa soil, parang pasibat na siya. Yan, ganyan lang, guys. Yan. Napakadali lang. Ganyan. At ito, pwede pa rin to.
Yan. Itusok ko pa rin yan kasi meron pa naman siya doon eh. So, lagay ko rin siya dito sa pot na to. Yan. And then, ito. Dahil dalawa pa yung pot ko, so, yan. Okay na sila. Yan. O, diba guys? And then, ito sa isa. Yan. Ganyan lang. Ayan. Very easy lang, guys. Ayun, o. Ganyan. Easy. Napakadaling alagaan ng ating Mayana na trending ngayon sa mga kaplantito, kaplantita. Ayan. Si aking Mayana. Ayan. Dami na, o. Pwede na ulit pang gift. O, diba, guys? O. Ang dami ito, ang ganda. Pwede itong pang ano eh, panglagay sa front yard. Kaya, sige. Sige lang. Ipon-ipon ang mga propagate na maliliit. At paglipat, tanim-tanim na lang. O, diba guys? I'm preparing talaga. And I'm looking forward sa aming new home. Ayan guys, nakatapos ulit tayo ng isang video sa araw na ito tungkol dito sa aking Mayana, ang ating topic. At kung nag-enjoy kayo, please consider to do subscribe on my channel. At kung may natutunan din kayo, please notification bell po pakipress para po updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Kagaya ng lagi kong sinasabi at parking words, be happy, be beautiful, and keep safe. More power to us and God bless. Thank you guys. Bye.